gagawin nating dish ngayon ay chicharon sisig. Bar pa ako. May isang lase. Nagpupumilit na umorder lang sisig. Eh, wala na akong ingredient doon. Ayaw niya talagang tumigil. So, napilitan ako mag-isip. Ayun. Naisip ko gumamit ng chicharon instead of lechong kawali. Kaya naman, naka-imbento ako ng chicharon sisig. Emergency resto bar recipe ang gagawin natin. At nandito tayo ngayon sa Bulacan, ang chicharon capital ng Pilipinas. At pupuntahan natin ang mabentang chicharon tindahan dito sa Bulacan. Yun nga lang, nagbubukas sila ng late afternoon na hapon na. At kapag medyo takipsilim na or pakagat ang dilim, kikilabutan ka sa takot at baka ikaw ay hugutin or dukutin ng zombie. Dahil ito ang madadaanan mo. Ayan, mga nitso sa simenteryo. Katabi lang siya ng simenteryo, yung tindahan ng chicharon. Kaya naman, pag gabi ka dumaan dito, ay nako, takot ang aabutin mo. Huwag ka matakot, dahil ang ginagamit nilang ingredients sa paggawa ng chicharon ay hindi balat ng tao. Sa bilihan ng chicharon. So, Kiloy, ito yung pinakasikat dito. Loy chicharon. Uy, level up na sila ngayon kasi meron na sila magandang tindahan. So, bibili natin ay yung may laman. Magkano po yung may laman? Ayan, pabilis ha. Ay, yung 120, walang laman yan, no? Opo. Ayan, ito pa. Thank you. Ayan, nakabili na tayo ng chicharon special. 100 pesos. Okay, mga kabadis. Ito yung ingredients na nakaready na. Yung onion, naka-chop siya, and then yung sealing green, naka-chop din, diagonal yung style. May dinagdag tayong ingredient, of course, yung calamansi. So after this, we'll prepare the chicharon para lutuin. Dudurugin natin siya. First step is durugin si chicharon. Diba? Kasi yun yung kailangan natin. Sa lechong kawali or yung regular ingredient na baboy, hihiwain mo siya ng manggit. Now, in this case, since gagamit tayo ng chicharon with laman, kailangan natin durugin yung chicharon. So, kung may rolling pin ka, gamitin mo yung rolling pin. Madali naman durugin kasi chicharon yan, crispy.
Kapag yung chicharon hindi mo madurog at makalat, ibig sabihin luma yun. Huwag mong gagamitin yun. Babalik sa'yo ng customer yan. Or walang kakain. Sizzling chicharon sisig. Hindi naman durog na durog. Importante, maging maliliit yung size ng chicharon. Ayan, so done na yung pagduro. Lulutuin na natin ngayon. Si sizzling chicharon sisig. Lulutuin na natin ngayon si sizzling chicharon sisig. Ito yung pinaka simpleng sisig na matututunan ninyong lutuin. Dahil kung andyan na ready na lahat ng ingredients, in 5 or less than 10 minutes, done na siya. Wala kang lalagaing ingredients. Katulad sa usual sisig, mag-ano ka, papakulo ka. Kukulan mo na matagal yung tenga, yung pisngi ng baboy. Okay? Tapos, pwede mo rin siya ihawin. Pag napakuluan mo na siya na matagal, hanggang sa lumambot, hihiwain mo siya. And doon lang siya magiging ready for sisig. Dito natin siya iluluto, on the side, tumatakbo si, or iniinit si sizzling plate. Dito, as enough oil para ma-saute, okay, sisig, yung ingredients. And then, si chicharon na durog ko na kanina, although hindi siya durog na durog, siya yung unang ibabagsak natin. Ayan. Wala kang marinig na sizzling kasi chicharon siya eh. Nasizzle na siya. Walang reaction. Yung reaction ka marinig. Susunod natin ilagay is the oyster sauce. So, ito na yung umpisang magpapalasa sa sizzling chicharon sizzling natin. 2 tablespoons yun nilagyan ko. Pwede mo rin siyang lagyan ng Worcestershire sauce. Bawasan ko yung flame, yung apoy. Okay. And then, eto na, yung sliced onions and searing green. Dali, no? Medyo lutuin natin ng konti yung veggies or 3 minutes para hindi naman siya sobrang hilaw. Lagyan na natin siya ng pepper. Mga half teaspoon. Depende sa gusto mo lasa. And then, finally, yung secret ingredient natin. Yung pampasarap, umami moko. Ayan. Ito yung magpapalasa talaga ng sisig. Kung wala ka ng umami moko, which is sa Chef Jerick's best mo mabibili, you can use more. Umami moko kasi is a combination of sauce plus spices and herbs, ganun. Hindi siya yung usual seasoning. Ayan, done na to, ready na for transfer to the sizzling plate. Okay? Transferring to sizzling plate, ayun, mainit na siya. Lalagyan natin ng mayo and then egg. 1 egg. Titikman ko lang.
The best. I'll add some salt. Medyo kulang. Just a bit lang, para lang to taste lang yung salt. It tastes like sisig. Pork sisig, of course. In fact, yung mga na sisig na kinakain natin sa resto, may chicharon silang nilalagay para maging crispy. Okay? So, ililipat ko na sa sizzling plate. And then, ilalagay na si mayo and egg. Si mayo and egg. Okay, si mayo and egg. So, talagyan natin ng konting so, ito yung magbibigay ng extra savory taste sa sizzling chicharon sisig. And then, of course, si egg. Okay, so egg mailagay na and ready for serving na si sizzling chicharon sisig. Tanda yung niluto natin sizzling chicharon sisig. So as soon as na ready to serve siya, haluin mo para maluto yung egg. Otherwise, pag nawala yung init ng sizzling plate, hindi maluluto yung egg, which is not good. Okay. Usually, kaya, yun yung reason kaya tayo gumagamit ng sizzling plate. Because, in most cases, sisig yung niluluto natin, tapos may egg siya. Kaya dapat, quickly, haluin. Talagay ko ngayon yung pampalasa talaga, which is the calamansi. Dalawa ilalagay ko. Ayun, so done na siya. We can now eat. I'll now call my Junakis. Si Meji para mag-set. Pero tatawagin ko na sila lahat. Zoinas, si Meji at si Jeffon. Soy Pot!